berapa? 12. Hah? 12. Dito sama kah? Ini. Oh, shoutout kah? Nakalari ba yan? Tangin na mo. Nakarecord yan. What's up guys, welcome back to my channel Juice Black Moto Vlog here. So dito tayo sa labas ng Toyota Show Incorporated sa Mandaluyong. Ito po ang Toyota Show at ito po ang saan ba ta? Biyahe ka? Ha? Maraming booking? Goblag. Ha? Goblag. Dito, sama ka? Ini. Oh, shoutout ka? Ini. Nakalari ba yan? Tangina mo? Nakarecord yan. Punta ako ng batasan. Batasan? May karga ka na? Wala, hindi. Hindi ako papiyahe. Bakit? Saan? Anong gagawin doon? May kausap ako sa motor. Ito? Bakit? Anong gagawin dyan? Ignition coil dito. Yan ang sandaga. Pabiyahe ka eh, nag-aabang ka nga o. Ano ba tinatanggal yan? Ha? Ano ba tinatanggal? Dapat mo yan o. Papunta nga sa batasan yan, ito naman yung batasan high school. Ayan o. Ba't dito ang daan mo, papasig? Mas malapit yata dito. Dito ako tinuro ng race eh. Hey, ano na, EDSA? EDSA ba yan? Oo, oh, EDSA yan. Oo, oh, pwede. Eh. Nah, alas ka na? Oo. Ah. Ingat. Empleyado po ng Toyota 'yan. So ito po yung Bishop House dito sa Mandaluyong, Bishop House o simbahan. So for today's video guys, ay meron akong papakita sa inyo yung ating camera holder sa ating cellphone helmet eh, no? So, mayroon tayong bagong cam holder dito. Ipapakita ko lang sa inyo. Sarado ko lang. Ayan po ang ating camera holder, si GRX. Ayan. So, bagong palit siya ng double adhesive, 3M double adhesive ang ginamit ko. So, napakatibay niya na ngayon. Hindi na siya ganong umuuga. Napakatibay at maganda yung 3M na nahingi ko. Nahingi ko dito sa installer accessories ng Toyota. Ayan. At nagdagdag tayo ng joint ng camera. So, yung camera natin ay nasa magandang pwesto na ngayon. Makikita natin dito, meron siyang space. Ayan, may space na dito sa nguso ng helmet at ang camera. Kasi yan na yung dalawang daliri ko. At kapag nakabukas itong air ventilation ng helmet, makikita ko dito sa loob yung screen ng camera. Tapos, meron siyang tatlong lock. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang isang lock dito. Ayan, ito, ito. Kung nakikita nyo dyan, meron siyang isang lock na diikot. Pati ito, yung tatlo na yan. Ito yung dalawang joint na dinagdag ko. Maliliit lang siya. So, yung camera natin ay nasa magandang pwesto na ngayon. Di na siya nakatungo. Kumbaga, yung lawak ng dinadaanan natin ay makikita niya bawat sulok, kaliwat kanan, at ang sa taas, yung view sa taas, pati na nakatutok na siya sa daan ng ating dinadaanan, alright. So, yun po ang gamit nating helmet, si Evo GSX 3000, at ang ating camera na si SGCam SG6 Legend. Touchscreen na po yan sa kanyang screen sa likuran, touchscreen dito sa harap. At meron siyang screen na maliit dyan. Yan, nakikita nyo, nagbiblink dahil nagre-record dyan. At ito po yung wire ng ating microphone. Itong microphone natin dito sa ilalim. Yan. So, nilagyan ko rin siya ng
wind no strap. May nilagay ako sa kanyang tila na pang trap ng hangin kapag nasa mabilis na natakbo yung ating motor, ano. So ang topic natin mga idol ay patungkol po sa camera position dito sa ating helmet, you know. So dapat po ang camera natin ay hindi siya nakatungo at hindi rin siya nakaangat. Dapat kung ano yung position, tamang position ng ating helmet sa pagmamaneho ay siya rin po yung magandang position ng camera. Para po yung kuha ng camera natin ay hindi rin nakatungo at hindi rin siya nakaangat. Kapag po kasi ang camera natin ay nakatungo, ang makukuha lang ng camera ay nakatutok dito sa mga bila ng ating motor at ang kalahati ay nasa daan. Kalahati lang ng daan ang makikita. Unlike kung nasa tamang posisyon yung camera ay makikita yung buong lawak ng dinadaanan natin, yung magandang view at bawat gilid sulok sa kaliwat kanan. So tayo ngayon po ay papunta ng, may gas pa ba, oh? Wala na akong gas. Pag-gas muna tayo. ₱100, 2 liters, 2 letro. Magkano ba dito? 47. Tama. Uno fuel tong gas na to. Dito sa Miralco Ab. Ito po ang Miralco dito sa Mandaluyong. Ayan o. Miralco. So ayan, at papunta tayo na ngayon sa lugar na kung saan ito po ay maasim kapag hilaw. Itong lugar na to maasim kapag hilaw. At matamis-tamis naman kapag hinog. Kapag tinamaan kayo sa lugar na to ay masakit. At maaari nyo pong hindi matanggap kapag tinatamaan kayo nito. Sa lugar po ito na Sampaloc, Manila, you know? Sampaloc, Manila ang pupuntahan natin ngayon. At nandito tayo ngayon sa Sio Boulevard. Dadaan tayo ng General Kalintong, Bimapa, at kakaliwa tayo sa may Santol, Santa Misa, you know? So dito po sa General Kalintong ay magkocrossing tayo sa Skyway 3 ilalim, yung sa may tulay, bagong gawa na tulay. So yung tulay na tinatawag nilang tulay na bakal. Bakal kasi yan dati, ngayon nagawa na. So yan, ito yung Skyway 3 na tumawid sa ilog. At ito yung tulay na tinatawag nilang tulay na bakal dati. Bakal kasi ito dati. Ayan yung ilog niya na. Ito yung Skyway 3. At dito rin po dadaanan natin ang Lourdes Hospital. Hindi niya ako nakikita sa side mirror. Ginigit-gito. Ito po ang Lourdes Hospital. Ayan o. Our Lady of Lourdes Hospital. At sabi naman po na isa kang kaibigan natin, si Joe Helping Hands,
ay meron daw pong nagtitinda ng murang chocolate dito katulad ng mga Toblerone. Meron daw po ditong seller ng murang Toblerone. Ayan. So kung napapanood din yung video ko na ang nag-title nun ay mga pader sa Metro Manila na may magandang painting. Ito po yun. Ayan o. Oh. Ayan. Ito yung pader na yun. Yung sa video na pinusura. At itong curve na to, dito ako kumalat. Unang kumalat ako sa motor na to. Kumalat ako dyan sa curve na yan. Nung buwan ng June 1. Tandang-tanda ko yun. Sumimplang ako dyan. Ito po ang Pure Gold V-Mapa. Yeah? Pure Gold V-Mapa. Ayan po. Bagong gawa yung daan dito. Yo. Bagong asfalto. Magsaysay Boulevard, Victorino Mapa Street. So ito po ay papuntang Cubao Gateway. Dadaanan natin dyan ang SM City Santa Misa. At dito naman ang papuntang Nagtahan, Quiapo at Manila, eh no, sa Ermita. So dito rin po ay makikita natin dyan ang Pag-ibig at SSS. Ayan yung building na yan, yung may tower, tapat na ang tower, Tower Green. Dyan po ang SSS at Pag-ibig. Kaya Pag-ibig at SSS, ano, pwede tayo mag-inquire dyan ng mga loan natin sa Pag-ibig at SSS. Dito pala yun. Dito pala yun, ito. So, papunta na tayo ng itong street na to ay pag-awi ng balik-balik sa may G-Twason, Sampaloc, Manila. Dati pagpupunta ako rito, galing ako sa Mandaluyong, sa duty ko. Nilalakad ko lang to, sasakyan ng jeep doon, bababa ako sa stoplight, tapos lakarin ko lang to. So dito naman sa daan na to mga idol, pag punta doon sa G-Twason Street. Pagmula sa pinasukan natin, ay napakarami pong hump dito, hump. Malalaking hump. Di po pwedeng bibilis-bilis ka rito at di mo mapansin yung hump, lipad ang abuti na yun, no? Ang lalagyan ng hump. Matataas pa naman. Sabi nila kapag ang daan o ang barangay ay maraming hump, ibig sabihin maraming bata. Hindi. Kasabihan lang nila yun eh. Sinasadya yan para yung mga sasakyan mabagal magpatakbo, hindi yung mabilis. Sige, pag mabilis at mataw ang lugar, ang daan, posibleng magkaroon ng disgrasya. Wala anong meron dito. Vaccination. Dun pala ang vaccination ng ano, dito sa Sampaloc, Manila. Barangay Balik-Balik. Barangay Balik-Balik ba to rito? Balik-Balik, Sampaloc, Manila.
Ganda ng bike niya, naka mugs. RB8 mugs. Ah, electric bike din pala to. Ano, tumatakbo siya kaya hindi siya pumapadyak. Ayan, may makina. Ay, makina. Battery. Ayan o. Para na rin sa kaalaman ng iba. Kung halimbawa mag-a-apply kayo sa Utopia Security Agency, so di ko na sasabihin sa inyo yung background nito. Pero tumagalaw dito ng 2 taon. 2 taon ako sa agency na to. Kayo na lang bahalang magsaliksik sa background ng agency na to. Sir, andyan po ba si Sir Rene? Wala. Pwede mag-iwan ng letter? Letter ka? Request ng patsis? Ano? Sige, iwan ko na lang. Aso boss mo may hindi kaya kay Sir Rene? Okay lang. Ano ba ang kayo din? Ha? Toyota siyo? Bataan Street. Itong street na to, itong daan na to mga idol, kapag dire-diretso natin ay palabas nito sa Banawi. Banawi, Quezon City. So, ang Banawi po ay kilalang lugar ng bilihan ng mga car parts at car accessories. So, isa po sa kilalang lugar yan na maraming nagtitinda ng mga car accessories at car parts. Ito po ay temple. Temple ang Chinese. Ayan ha. Ang gara ng bubong, nakatigula. Tapos yung itsura, ayan ha. Lupit. Dito to sa Banawi. Eskwilahan yata ng ano yan, Chinese. So, dito rin natin makikita ang contact point na kung saan tinda. Nagtitinda sila ng mga car accessories. So, ayan po ang contact point. Ayan, ayan. Contact point. So, nakikita nyo dito sa Banawi. Ayan, puro nagtitinda ng car accessories. Ayan, no? Dami, parts. Mga parts ng makina. Bumper, kahit ano. Dito natin mabibili. Dito po ang Caliraya Street. Ang labas nito ay Gregorio Araneta Ave. Kapag dinediretso natin to. So, mula dun sa Banawi hanggang dito, ayan, ang daming car parts at car accessories. So, yun mga idol, yun lang po muna ang ating vlog ngayong araw. So, muli po, maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next vlog mga idol. Bye bye!